So yun mga kasi One Nation, no? Daily vlogs pa rin tayo. Andito ngayon si Biz TV. Dala kanya CX25R. Ngayon, since virgin pa to, gagawin nating bilin muffler yan. Gagawin na rin natin itong tail tidy kasi nadali yata siya eh. Mahaba-habang proseso to, pero susunod na makikita, sa soundcheck na tayo. So yun, mamimili kami ng muffler ngayon. Ayan, GT1. Tapos itong C36 na bilin. SE project. Check natin. So, B-Lane Hyper yan nakalagay. Nation, no? Daily vlogs pa rin tayo ngayon. Moving on, andito ngayon si Biz TV. Dala kanya CX25R. Ngayon, since virgin pa to, gagawin nating bilin muffler yan. Gagawin na rin natin itong tail tidy kasi nadali yata siya eh. Mahaba-habang proseso to, pero susunod na makikita sa soundcheck na tayo. Mamaya, kwento-kwentuhan lang muna tayo nila. Dala Beams, interviewin natin siya ng konti. Tapos, soundcheck na tayo. Lights. So yun, mga kasiwan, dito na yung CX25R natin. Basta ba? Ako, what's up? Ganda! Narinig mo? Ayan na? Check natin. Sarap ng tunog. So, B-Lane Hyper yan nakalagay. Palamigin muna natin para makapili tayo ng ibang muffler. Tayin ulit natin, tapos tingnan nyo na yung soundcheck ng iba pa. Ayun. So, ano masabi mo? 01 number 1. So ayan, palamigin natin. So yun, mamimili kami ng muffler ngayon. So syempre, bilin carbon. Yung mga wala yan. Bilin techno. Yung GT1. Tapos itong C36 na bilin. Tsaka try natin itong SE project. Talagang parang ano, galit na galit. Saan pa ba? Nakabilin hyper na siya ngayon. Try natin itong R11. Ayan. Hello, sir. Ayan. So, ito yung mga papatunugin natin para sa CX25R. Hindi tayo pwede gumamit ng masyadong malaki katulad yung mga nandun sa takas natin. Kasi, mawawala na siya ng power dahil 250cc pa rin siya, guys. Hindi pa rin siya 400 or 650. So, hindi pa rin advisable gumamit ng ganito kalalaki. Ang magiging effect nito, pag gumamit kayo ng ganito kalalaki sa mga 250cc, tahimik siya. Mabase, tahimik, maganda yung tunog sa dulo. Pag mga 6,000 RPM, tsaka lang sa sisigaw. Ang problema, yung arangkada mo, yung power mo, mawawala kasi masyadong malaki to. So, pwede rin naman yan. Depende rin talaga sa may trip yan. Kung yung may-ari, hindi naman masyado mabilis magpatakbo, gusto niya lang ganon. Okay yun. Pero ako, base sa experience ko, mas gusto ko yung may konting lutong. Kasi yung lutong, yun talaga yung power. So, yung maliliit lang ilalagay natin. Yung Aerox na nagpapagawa rito, ayan. Nasa napili niya, pili yung GT1. Kung gusto niya marinig yung tunog, panoorin niya na lang yung ads na ilalagay namin.
C36 muna tayo, guys. Ang sound na napuro-produce nito is mas ma-bass, mas malalim to. Okay, palitan natin. Sarap oh. Sarap pa yung gun. Ano talaga inline 4. Parang baka. Parang baka pag umungal ah. Dito yung R11 natin. Eh si ayo pa eh. Sige, sa palas, sa pinaka maingay. Medyo support yun. Ikaw, anong maganda? Parang trip ko yung R11 eh. Oo, parang yun nga. Siya pinamalalim tumunog, no? Oo, ang bass din yun na. Ito kasi, tahimik, no? Oo. Ito ma-bass pero kulang. Ito tahimik, ito masyadong malaki. Ito naman maingay. Ito, okay ito pero mas okay ito, no? Sa forma lang, ayaw. Mas ma-bass ito, no? Oo, mas ma-bass. Tsaka talagang buong-buo yung tunog niya kahit, ano eh, sabihin natin matinis dapat talaga kay ZX25R eh. Oo, pero siya malalim, no? Partida, ang lead pa niya. Di ba supposedly, ang malala, ang mabibase yung malalaki. Oo, pero ito maliis. Weird, no? Medyo weird yung na-produce naming tunog pero maganda. Oo, weird in a good way. Oo, weird in a good way. So, pero dito kami sa R11. So, tapos nun, tapos na kami sa muffler. Puputulin na rin natin yung tunog. Papalitan na natin ng fender eliminator. Dahil may tama. So yun mga kasiwanation, no? Nakita nyo na nakapili na tayo ng muffler para sa CX25R, para sa palabas ni Bimby. Tapos, sige, fix na natin yan. So yun mga kasiwanation, no? Tapos na tayo dun sa CX25R natin. Abangan ko ulit bukas dahil daily vlogs pa rin tayo. So don't forget to like, share, subscribe at lagi nyo tatandaan. Sa 01, kayo ang number 1.